Good morning, mga ka-racing boots. Ha? Meron tayo ditong ni-repair na O'Neil MX boots. Ha? Ayan, ha? Nakita nyo? Medyo luma na rin na version to. Hindi na to yung mga lumabas ngayon na O'Neil na made in China at Bangladesh. No? Ang swelas nito, yung malalim. Ayan, ha? Parang rubber sole na walang bakal sa dulo. No? Ito mga older version, matibay ang quality nila. Ito, tignan nyo yung white portion na yan. Yung outer lateral base ng boots. Oh. Ayos pa siya, oh. Wala pa siyang damage, wala pang punit, walang bakbak. Pati ito, ayan, oh. Yung sa bending portion dito sa harap niya, ayan, oh. Ayan, oh. Ayos yan. Hindi siya madaling mapunit. Kahit na synthetic siya, maganda ang quality ng synthetic niya. Kahit ito, itong puti na yan, synthetic yan, no? Pero matibay yung synthetic nila, no? Ito yung mga mas lumang version ng O'Neil MX, no? Ang ginawa natin dyan, lahat ng plastic protective parts niya nabasag, no? Oh, ito pinalitan na natin ng goma na non-expirable, pati ito, ayan. Tapos ito, yung shin guard logo ginuman na rin natin. Kaya lang, ang request nung customer, wala nang logo, plain lang. Kaya plain lane lang natin na ganyan. Walang design, ano? Pero rubber na yan na matigas din, no? Matigas din yung sa logo. Hindi mo rin siya basta malulupi. Tapos yung mga adjuster niya, hole adjuster, tsaka yung strap niya, tsaka yung clip niya, nandito dito pa, kompleto pa eh. Hindi pa naman siya napuputol. So, ibinalik natin, ano? Ayan. So ang ginawa natin yan, all expired plastic protective parts replacement using the non-expirable rubber, no? Na naka double stitch yan. Nakita nyo, dalawa tahi, oh, yung mga rubber na itinapal natin dyan. Kung ano yung korte nung nawala, yan din po yung korte nung ibinabalik natin, no? Ina-upgrade lang natin yung materials, no? Tapos yung swelas, itinatahi na natin paikot. Ayan, oh. Para hindi siya matanggal, ano? O'Neil MX, no? Meron pa rito isang O'Neil, pakikita namin sa inyo. Ito yung O'Neil clutch, no? O'Neil clutch yan, O'Neil clutch. O'Neil MX, no? Ibang ano din to, umbagsyon na ibang version. Hindi ko lang alam kung sino nauna dito sa dalawa, no? Kung sino nauna ng lumabas, no? Pero ito, ang swelas naman ito, yung may bakal sa dulo. Ayan, oh. Ayan, oh. Size 12-13 yung swelas niya. Yun din yung boots niya, 12-13 yan. Malamang, may pingas na yung swelas, no? Ganun din ang problema nito. Lahat ng plastic niya nabasag, no? Ito, ang tibay, oh. Tignan nyo. Intact pa yung synthetic niya sa bending, oh. Ayan, oh, sa likod, oh. Basta ang problema niya, lahat ng plastic niya basag. So ayan, ni-replace natin ng goma uli. Non-expirable rubber, naglagay tayo ng konting leather dito sa parting yan. Ayan, naglagay tayo ng puti rin, tsaka itim na leather. Ito naman, gusto niya i-retain yung originality nung O'Neil niya. Pero ang ginamit natin, yung latest version na ng O'Neil, yung letter O. Ayan, oh, yung big O na may O'Neil dito sa nasulat. Wala lang tayong sulat, pero yung logo, yan na. Ang isa pang problema nito, bukod doon sa mga plastic na basag, oversize siya, size 12-13 eh, maliit lang yung paa niya, mga size 8, no? So ni-reduce natin yan, pinaiksi natin, tinastas natin yung swelas, in-open cut natin yung ilalim, inilapat natin sa mas maliit na hulma. So ito, sukat na to doon sa maliit na paa nung may-ari, no? Ni-reduce natin yung sizing, no? Kasi nga, oh, malaki masyado sa kanya. Pinagtsatsagaan niya lang, no? Oh, ganyan no tayo dito sa buong racing boots, no? Lahat ng gusto nyo gawin doon sa boots nyo na ipare-repair, eh, pwede na natin gawin. Parang ano na yan, eh. Parang repair,
Repair customize na ang nangyayari dyan. No? Pati yung mga kulay. Kung gusto nyo mag-request ng additional color combination na teterno sa mga bikes nyo o sa pants nyo, ginagawa na natin yan sa repair na pinagagawa nyo mga boots. No? Kung ano request nyo, binibigay na natin yan. No? Para pag nayari yung boots nyo, pagbalik sa inyo, good as new at para talagang bago yung boots nyo, kasi parang mini-makeover talaga natin yan eh. Nagdadagdag tayo ng kulay, nagpapalit ng swelas, na? Lalo yung mga nabibiling boots online, yung pinakamura na pinakamahina ang quality, pag yun ni-repair natin, talagang total makeover yun. Lahat ng synthetic parts na binabalot natin ng leather, na? Ganun po natin nire-repair yan, na? Para na rin tayong nag-customize ng boots, no? Halos ganun ang nangyayari pagka total repair ang ginagawa natin sa mga boots na pinagbabalik natin, no? Itong mga boots na to, dito lang to sa malapit sa Rizal. May Antipolo, may isa taga San Mateo, itong onil na to, taga San Mateo lang, no? So pagka nag-reduce tayo ng size, natural, i-iksi yung boots, yung swelas natin, i-iksi, dapat i-iksi rin. So, mangyayari niya, magbabawas tayo siguro dun. Ito, sa kaso nito, pwedeng bawasan kasi wala siya mga butas-butas na ganun. So, pwedeng magbawas doon sa dulo. Para, kung gusto niya, ito pa rin ang swelas na ikakabit. Tapos, ibabalik din natin yung bakal. Yung steel cup na sa dulo, yung pinaka-postiso na naka-screw na sole protector. Ang kailangan palitan tulad niya, bungal na, bungi na, nag-improvise naman tayo, hindi nga lang kasing perfect nung card nung original na ginagamitan ng machine. Yung sa atin kasi manual lang natin ginagawa yung steel cup, ini-improvise lang natin para lang sa protection ng swelas. So hindi siya ganun ka-perfect, pero malaking bagay pa rin na merong bakal, may steel cup sa dulo, na? So hanggang dyan muna. Ito, malapit na tumatapos. Pakikita rin namin sa inyo yung after repair nito. Ito naman, talagang tapos na to. Yan na ang finish niya, no? Ready for pick up na yan nung may-ari. No? So hanggang dyan muna mga ka-racing boots. Hanggang sa muli na ating pagkikita sa aming mga pinalalabas na mga videos tungkol sa inyong mga boots na pinare-repair at pinako-customize sa amin dito sa Bong Racing Boots.